Amen. Hallelujah. Amen. Ating layunin sa buhay na ito na binigay ng Diyos ay anuman ang pwede nating magawa ay mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. So purihin ang Panginoon, pinapagpatuloy natin na atin po mag-aaral sa salita ng Diyos sa unang Tesalonica. At noong mga nakaraang Webes ay pinag-aralan natin ang pagmi-ministeryo ng Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya na kanyang inabot ng Ebanghelyo. At nakita natin kung paano po siya nangalaga sa kanila bilang isang ina at bilang isang ama. Nais niya na ang Panginoon ang siyang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian at magsipaglago sila sa kanila pong mananampalataya. Kaya ngayon naman po ay atin po, yan po ay sa nakaraan ay mula po sa chapter 2, 1 to 12. And ngayon ay pagpatuloy natin sa chapter sa verse 13. No? Chapter 2, verse 1 to 12. Ngayon po ay verse 13 to 20. Ano po? At atin pong pagbubulay-balayan ang mga mahalagang mga bagay dito po sa atin po mga Biblia. Babasahin ko po ang salita ng Diyos. Dito po sa verse 13 ang 2 Thessalonians 2:13 to 20. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad na nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Hudiya sa mga naroong nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Hudiya na inuusig ng kanilang kapwa-Hudyo na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Talungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil sa ikaliligtas mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Tumabot na sa sukdulan kanilang kasamaan kaya't bawagsak sa kanilang puot ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling mahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila at sabik na sabik na makita kayong muli. Makailang bisis kong tinangkang, dumalaw sa inyo ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na maipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Hesus. Pagparito niyang muli. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. So, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, ngayon po ay pag-usapan natin yun pong mga paghihirap na dinanas ng mga mananampalataya sa Tesalonica na kung saan ay tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos kina Pablo at Silas. Kaya ngayon po ay atin pong titingnan ang mga bagay na ito dahil nga alam natin dito po sa mundo ay nagkakaroon tayo po ng mga pagsubok sa buhay natin. At minsan yung pagsubok na yan ay pagsubok ng pananampalataya. Kaya dapat may narinig tayo ng mga salita na parabagang ang pagiging Kristiyano ay nakahiga sa bed of roses. No? Parabagang yun po ay magandang bagay na matatanggap ng isang taong tumanggap sa Panginoon. Pero minsan nakakaligtaan natin na kahit ang roses po ay may tinik. Kaya sa buhay na ito, hindi tayo po absuelto sa mga pahirap, mga pagsubok, sa iba't ibang mga larangan ng pag-uusig sa buhay ng isang mananampalataya. At yan po ay binabanggit na Apostol Pablo lang po
na kung saan ay yung persecution, ano po, na sinasabi, o sufferings, ano po, mga pasakit, ay binanggit po yan sa Tesalonica, no? At mga iba-ibang salita na ginamit ni Apostol Pablo, suffered, affliction, suffering, ano po, persecution, ano po. So makikita natin na bilang mananampalataya, hindi tayo absuelto sa mga ganito po mga bagay na dumarating sa buhay ng isa pong mananampalataya. Asahan natin, ang sabi ng Panginoon, in the world you have tribulation. Nasasanlibutan, tayo po ay mga pag-uusig o mga paghihirap na daranasin. Ano po? At yan po ay consistent naman po ang Biblia. At yan ang sabi ni Apostol Juan, ni Santiago, ano po, baryo, sabi niya, trials ang dumarating sa buhay ng mananampalataya. Pero gayon pa man, ito po ay bahagi na kung saan ay inalaw ng Diyos para po masubok ang pananampalataya natin at sa pamamagitan nito ay maging dalisay. Ano po, maging matatag tayo. Ano po, kaya dito po ay nagpapasalamat tayo na kung saan ang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga mananampalatayang ito ay makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos, lalo na kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay na kung saan ay dinaranas ng iba't ibang mga tao bilang isang mananampalataya. Pero makita natin, ano po, yung attitude ng mga taga-Tesalonica nang ipangaral ang salita ng Diyos sa verse 13, no? At 2:13 ng Tesalonica, ay makita natin na tinanggap nila ito, ano po, naniniwala sila ng salita na binahagi sa kanila ay salita ng Diyos. Yung mensahe tungkol po sa magandang balita ng pagliligtas ng Diyos sa taong makasalanang tulad natin. At ang daan po ng kaligtasan ay walang iba ko kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya yan po makikita natin na may mga pagsubok na dumating sa kanila, ngunit sila po ay nanatiling tapat. Ano po? Na sa kanila pong pagtanggap ng salita ng Diyos ay naging kalakasan ang salitang ito upang ipagpatuloy nila ang kanilang buhay sa kabila ng mga pasakit, paghihirap, tapos ay dinanas nila sa kanila pong mga kababayan. Kaya mahalaga pong salita ng Diyos, lalo na sa mga panahong ito na tayo po ay narito sa pandemic na ito. Ano po, hindi pa natin nakikita kung ano po ang mangyayari sa atin pong panahong ito, pero gayon pa man ay asahan natin na mayroon talagang pagsubok o mga pasakit na matatanggap ang bawat isa sa atin. Pero kapag tayo po ay nananangan sa mga pangako ng Diyos, ito po ay magbibigay sa atin ng tatatagan. Ano po? Kaya isa pong bagay yan na kung saan ay maasahan natin. Ano po? Bagamat kahit na ayaw natin, ay makikita natin na may mga ilan o maraming mga kapatiran natin ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay po nila. Kaya nga sabi ng ikatatlong Timoteo, no? Timothy chapter verse 12, no? Ay makikita natin yung ganito na mga salita. Sa lahat na may nagnanais na mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Kapag ikaw po ay nagnanasang sumunod sa Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ay assured po yung pagdanas ng mga pag-uusig. Ano po? Kaya kailangan po ay makita natin ito. So, ito po mga taga-Tesalonica nang ipangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos, tinanggap nila ito. At kanila pong pinapasalamatan ang Panginoon. Sabi rito, nang ipinagpasalamat namin sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa? Ang bisa rito ay nakikita sa buhay ninyo mga sumasampalataya. Kaya pag totoo lang na tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito po ang magbabago sa ating buhay. Ano po?
Kaya mahalaga po yung katotohanan, yung salita ng Diyos upang mabago ang atin pong buhay. Ano po? So, makita natin dito na ang salita ng Diyos ay inspirado ng Santong Espiritu. Ano po? Okay? Kaya kinakailangan natin na tingnan na kakaiba po ang salita ng Diyos kisa sa lahat ng mga babasahin na pwede nating basahin. Ito po ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng kalakasan, ng katatagan, ng pananampalataya sa mga tao na kusay na nanalig sa Panginoon. Naroon ang mga pangako ng Diyos. At yan po ay maasahan natin na ang Diyos na ngako ay hindi mapapako yung kanyang mga salita. Ano po, kaya ang sabi nga, langit at lupa ay mawawala, pero ang salita ng Diyos ay mapili magpakailan pa man. Ano po, kaya yan po, ang kailangan natin na bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Ano po, so dahil ito po ay akda ng Banal na Espiritu at binigyan ng inspirasyon ang mga tao na mga banal, binanal ng Diyos upang isulat ang mga salita niya. Ano po? Sabi po ng 2 Peter 1:20, were written by men who were used by the Spirit of God. Ginamit sila, sangkapan sila ng Banal na Espiritu. At makita natin na ang salita ng Diyos ay banal. Ano po? Puro at perpekto po ito. Ano po? Ibig sabihin, walang halo. Ano po? Ito po ay perpekto. Ano po? Kaya makita natin sa mga panahon natin, may kwento nga po, no? Isang reliyosong magdula, ano po, may tindahan po sila. Kaya ang sabi niya doon sa apo niya po, eh handa mo na yung mga ititinda natin. Yung katas ng hiyog na ating gagawin na pang luto, yung gata, ang sabi niya, nalagyan mo ba, nadagdagan mo ba ng tubig? Ano po? So, makita natin na nagiging hindi puro ang mga ito dahil nga may dagdag. Pero ang salita ng Diyos ay talagang puro. Ano po? Maasahan mong dalisay ito dahil yan po ay sinulat ng Santong Espiritu sa mamamagitan na mga taong hinira niya at pinili niya para isulat ang mga ito. So makikita natin dito na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin. Hindi lamang po ang mga manunulat na mga sumulat ng salita ng Diyos ay nagpahalaga sa mga salita, kundi maging ang ating Panginoong Hesus, madalas niyang sinasambit ang mga salita ng Diyos. Ganun po kahalaga sa Panginoon ang salita ng Diyos. Kaya tayo din, kung talagang mananampalataya, ay gayon din sana kahalaga sa atin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Kaya makikita naman kung paano natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa Biblia. Ngayon po, ang Biblia na ng mga tao ay naroon na po sa kanilang cellphone. Ano po? Ba't hindi masama yun? Pero minsan po ay tinatago natin yung atin pong identification sa ating Panginoon. Natatakot ng iba na dalhin ang kanilang mga Biblia o bitbitin. Kasi baka pulaan sila, magsabihan sila. Ano po? At lulukuhin sila ng mga tao, magsasabi, nako, talagang ikaw ay basa ng Biblia, baka ay makyat ka na sa langit at susubra ka pa roon. So minsan ay yung kahiyan na dinaranas ng iba ay hindi nila nakakayanan. Kaya huwag na lang magbitbit ang Biblia. Asa na lang ako doon sa pupuntahan kong simbahan na may Biblia po roon. Pero bilang mananampalataya, dapat pinapahalagahan natin ang Biblia sa ating mga buhay. Dahil ito po ay buhay na salita ng Diyos. Dahil nga po, ang Panginoong Hesus ay siyang buhay na salita. Ano po? Okay? Makita natin na doon po sa John 1, sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was the one in the beginning with God. At pagdating po sa 14, ang sabi po, the Word became flesh. So naging buhay na salita ang Panginoong Hesus.
Siya po yung pahayagan ng salita ng Diyos. Narinig natin. Ngayon po ay nakakadaupalad ng mga tao. Siya po ang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos at ang Panginoong Hesus ay iisa lang po. Ano po? Ito po ay tinapay ng buhay natin. Kaya kailangan nating magbasa para makakain tayo ng tinapay ng buhay upang lumakas tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ang sabi po ay faith, yung pananampalataya ng mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yan na binabasa natin at kapag nagbasa sana tayo ng Biblia, naririnig natin yung binabasa natin kasi mahalaga po yung pakikinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ang salita din naman ng Diyos ay alam natin na ito po yung katotohanan. Kasi ang salita na nagkataon tao ay siyang katotohanan ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, mahalaga sa atin ang Panginoon dahil siya po ang nagsasalita ng katotohanan sa atin sa mamagitan mga salitang nakalimbag sa ngayon. Ano po? At nababasa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Kaya ito po yung tanong. Alin ba ang mahalaga sa atin? Pagkain ba o yung salita ng Diyos? Ano po? Okay. Kaya minsan po, doon po, tinitesting tayo. Ano po? Ay, kaya nga, pagkagising, kailangan natin na magkaroon ng devotion, pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa panalangin. Of course, siyempre, nakapag-devotion tayo kasi may salita ng Diyos tayo po natutunghayan. Ano po? Kaya, yan po ang tanong. Gaano ba kahalagang salita ng Diyos sa atin? Ano po? Ang Biblia sa atin. Pinapahalagan ba natin ito? Ano po? Dahil mahalaga sa ating buhay. Ano po? Bilang tinapay ng buhay. At sabi nga, ito po ay gatas at ano po? Karni. Ano po? Kaya dahil karni, kailangan po yun pong mga lumalago tayo sa atin pong pananalig sa Panginoon. At ito rin po ay tinagurian ng salita ng Diyos ay honey. Ano po? Ito po ay matamis, pulot-tukyutan na kung saan ay nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Huwag po kayong umasa na makakarinig kayo ng salita ng Diyos sa maraming tao kasi maraming tao din naman na hindi naman nagsasalita ng salita ng Diyos. Pero tayo mismo ay mahamon para po basahin ang salita ng Diyos. Ano po? Kaya yan po ang mahalaga. So makikita natin sa buhay ni Martha at ni Maria. Si Martha ay busy sa paghanda ng pagkain. Pagkain physical. Pero ang kapatid niya na si Maria ay naroon sa paana ng Panginoong Hesus at nakikinig ng salita ng Diyos. At sino sa kanila yun pong napagpala? At alam natin na si Maria po ang napagpala dahil po sa salita ng Diyos na kung saan ay natanggap niya sa Panginoon. So, kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Marami po minsan, okay, dahil sa pangangailangan, kapag Linggo, kailangan pong magtrabaho. Ano po? So, ano bang mahalaga sa atin? Ano po? Binigyan na tayo ng isang araw para gugulin sa presensya ng Diyos, para sumamba sa Kanya, makinig ng Kanya mga salita. Pero minsan ang hamon sa atin ay yung ilalagay sa sikmura natin. Kaya inuuna natin yung panlagay sa sikmura. Ano po? Okay. Ang una nating hinahanap ay pira. Naho. Kaya nangyayari po, binabaliktad natin yung sinabi ng Panginoon. Unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Ibibigay ng Diyos. Kaso lang, binabaliktad natin. Sinusyot-circuit natin yun pong salita ng Diyos. Kaya hindi po nangyayari sa ating buhay ang katotohanan na pinangako ng Diyos. Kaya kung gusto natin po makita, ano po,
ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin, sundin natin po ang salita ng Diyos. Ano po? Okay. The Word of God, sabi nga, meant more than all the riches of the world. Ano po? Psalms 119:14. Thousands of gold and silver, ano po, and fine gold, and even greater spoil. Mahalagang salita ng Diyos. So yan po ay kailangan natin pong palalahanan tayo na pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ano po, kaya tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya isa pa hong mahalaga ay i-appreciate natin, no? Okay. Tanggapin natin, ang sabi po roon, tinanggap nila ang salita ng Diyos, na-appreciate nila. Ibig sabihin, bukas yung puso nila para po paniwala at tanggapin ang mga salita nyo at alam nila na yan po hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Okay, oh. Kaya nga po, ano po, na-appreciate nila. No? Tinanggap nila ng buong buo sa kanilang mga puso. So, ang ibig sabihin po niyan, nakikinig ka, ano po, at hinahayaan mo na ang salita ng Diyos na napakinggan mo ay matanim doon sa puso mo. Pinaliwalaan mo na yan nga po ay makakatulong sa iyo, na yan po ay biyaya ng Diyos sa iyo. Ano po, kaya habang mayroon pang salita tayong napapakinggan, ay biyaya yan. Ano po, ang sabi po ng Biblia, darating ang panahon, pagkakaroon po ng famine of the word. Ano po? So, kailangan natin nabigyan ng pansin po ang salita ng Diyos. Okay? Who at ears, let him hear, ang sabi po ng salita ng Diyos. Yung mga may pandinig ay makinig. Ano po? So, kaya nga, kailangan natin pakinggan yung salita ng Diyos. Gamitin natin ang mga oportunidad natin, yamang tayo po ay naka-quarantine, hindi tayo makagalaw-galaw ng mabuti, madalas ay lamang yung mga panahon natin sa ating bahay, ay meron pong salita ng Diyos, ang Biblia natin, buksan natin. At manalangin tayo na tayo gabayan ng Panginoon ay paunawa sa atin ang kanyang mga salita. Okay. Kaya nga rin naman ay maging matalino tayo sa pakikinig, lalo na po yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi, ano po, may mga tao na mali po ang motibo kung bakit nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, hayaan mo na ikaw at ako ay tunay nga na matimtim na pag-isipan natin o pakalimiin natin yung mga narinig natin. Ito ba ay consistent doon po sa Biblia? Ano po? Doon po sa nakalimbag ng salita ng Diyos. Kung hindi po, at ideya lamang ng tao yon, ay mabuti pa kumalik tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Ano po? So dito makikita natin, ano po, hindi lang nila na-appreciate, hindi lang nila tinanggap ang salita ng Diyos, kundi ang kanilang ginawa po ay in-apply nila sa buhay nila. Yun po ang pinakamahalaga. Kasi nga mga kapatid, kapag po narinig natin, kung hindi naman natin po isinagawa sa buhay natin, ay pareho tayo ng isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, nakinig ng salita ng Diyos. Ano po, at nagtayo ng bahay sa buhanginan. At dumating ang ulo sa bagyo, ito po ay nasira. Pero yung matalinong tao, narinig ang salita ng Diyos, at kanya pong isinagawa po ito, nagtayo ng bahay doon sa batuhan. Dumating ang unos at bagyo, hindi natinag ang bahay na yon kasi nakatayo po doon po sa batuhan. So yung pundasyon ng ating pananalig ay dapat nakapundasyon sa batong matibay. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya sa kanya natin ilagak yung atin pong pananalig o pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Atin pong sundin ang salita ng Diyos na may pananalig ng mga ito ay mula sa Panginoon at atin din pong isagawa po ito. Do not just be hearers of the words, but sabi nga, be doers also.
nagagawa rin tayo. Ano po? Kasi kung anumang katotohanan narinig natin, kahit na totoo ito, kung hindi naman natin isinasabuhay ito sa buhay natin, wala tayo pong benepisyo na matatanggap. Kaya yan po, inihanda ang bawat isa sa atin sa mga panahong ito na magkaroon ng tunay na paglalagak ng pananalig doon sa salita ng Diyos at ang kapahayagan, yung personal na nagpahayag ng, sabi nga, a person of the word is the Lord Jesus Christ. Ano po? Ay doon natin ilagak kasi siya po yung batong matibay. Ano po? Na kung saan ay maaasahan natin sa anumang oras at panahon, dumating man ang uno sa buhay natin, ay makakatayo tayo dahil nariyan po ang Panginoong Hesus na nangako na hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaya ngayon po, dito po sa talatang 14 hanggang sa 16, eh atin pong titingnan. Tingnan natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos doon po sa verse 13, ngayon po sa 14 up to 16, ano po, ay atin pong titingnan po ito hanggang 20. Ano po? So makikita natin na mahalaga po ang mga bagay na ito sa buhay po natin. Dito naman po sa 14, ang sabi rito, ang nangyari sa inyo mga kapatid ay tulad na nangyari sa mga iglesia sa Judea, sa mga naroong nagnalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo, na siyang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin, salungat sila sa kaluhuban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. So dito makikita natin kapag pinagpatuloy natin yun po mga salita ng Diyos ay kapariho pong mga karanasan ang naranasan ng dalawang uri ng mga mananampalataya, yung mga taga-Hudiya at mga taga-Tesalonika. Inusig sila na mga taong ayaw po sa katotohanan, salungat sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Eh meron po talaga mga tao, actually ho, maraming tao ang mas naniniwala kay Satanas kisa sa Panginoong Hesus. Ano po? Kaya nakakalungkot kasi nga may mga tao po lang ganun. Kaya nga sabi natin may mga Satan Church at totoo po yun, meron. Kahit sa Pilipinas. So, dito, ano po, ay darating talaga yung pag-uusig. Lalo na kung ikaw at ako ay namumuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus. Ano po, daranas ka at ako ng mga pag-uusig sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, marami pong tao na kung saan, lalo pong mga anak ito at nauna silang nakakilala sa Panginoon, hindi kaagad maniniwala ay mga reliyoso mga magulang. Sasabihin nila, dito na tayo, sabi na ipinanganak, dito na rin tayo mamamatay. Yan ang sinasabi na marami. No? Pero alam po ninyo, kailangan natin po nabigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya minsan, mga pagsubok ito sa pananampalataya ng bawat isa. Ano po? Na hindi ka tanggap ng iyo po mga magulang. Ano po? Kaya mahalaga na manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at pamagitan ng mga pangako ng Panginoon. Sa mga taga-Tesalonika, sila po ay mananampalataya. Dapat na sila po ay ma-promote kasi nga masipag sila. Pero siyempre, ang boss nila ay ano po, hindi naman mananampalataya. Kahit dito sa atin pong bansa, minsan ay hindi tayo nabibigyan ng pabor. Ay dahil sa mananampalataya tayo. Ano po? Pero ganyan talaga. Dahil nga, pag namuhay ka, ano po, na matuwid bilang tagasunod ni Kristo, naranas ka na mga pag-uusig. Hindi ka basta tanggap ng maraming tao. Kasi taliwas ka doon sa kanilang mga paniniwala at mga ginagawa. Ano po? Para bagang nasisilihan sila o nasusunog sila pag naroon ka, kaya galit sila sa iyo. Hindi dahil sa ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa kanila, pero dahil sa iyong pananalig, ayaw nilang tanggapin kasi sila po ay nasanay doon sa mali, doon sa kasamaang ginagawa nila. Kaya minsan ganyan po nangyari. Kaya imbes na matanggap ka dahil may nagbago sa buhay mo at nabago ka ng Panginoon,
Hindi ho, eh, tumanggap ka ng mga pasakit sa mga taong kakilala mo, minsan kaibigan mo pa. Kaya mahirap, ano po. So dito, may pinakita ni Apostol Pablo na minsan ang mga karanasan natin iba-iba pero pariho po mga persecution o mga pasakit na ginagawa po ito. Katulad sa Judea, sila po yung mga tao, yung mga ninuno ng mga taong ito ay tunay nga na pinarusahan nila yung kapwa nila, yung mga mananampalataya. Katulad din, sabi nga ng Apostol Pablo, na sila rin po ang pumatay sa Panginoong Hesus, yung mga ninuno nila at maging sa mga propeta. Ano po? Sila po yung umuusig sa kanila. Dahil nga po, salungat sila sa kalooban ng Diyos. At kaaway ng lahat ng tao. Kaya, natural sa atin. Kaya, don't despair. Ano po? Kaya dumarating yan, kasi nga, pinapatag ka lamang ng Panginoon sa iyo pong pananalig sa Kanya o pananampalataya sa Kanya. At kaya, pagkay gayon po ang mga nangyari, sabi nga, ang kuot ng Diyos ay babagsak sa kanila, ang sabi po roon, sa talatang 16. Ano po? Nakikita ng Diyos, mga kapatid, ang nangyari sa iyo. Hindi po siya magpapabaya. Kung ano man ang nangyayari sa iyo at sa akin, sa pagtayo natin bilang mga mananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesus sa kanyang dakilang kalooban, nakikita ng Panginoon ang lahat ng yan na humahadlang sa kalooban ng Diyos na ipangaral ang magandang balita ng pagliligtas ni Kristo Hesus. Ano po? Sa makasalanan. Ayaw nila. Ano po? Kaya tayo po ay pinipersecute. Ano po? Sa ibang dako naman ng mundo, mga kapatid, kapag Kristiyano ka at may Biblia ka, dahil bawal sa kanilang Biblia, huhulihin ka, ikukulong ka. No? So, makita po natin. Kasi nga, pagka nabasa nilang Biblia, makukonsensya sila. Eh, wala na nga silang konsensya eh. Kaya po, ayaw nila ng Biblia kasi makukonsensya sila sa mga ginagawa nilang hindi kalugod-lugod at kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ano, kaya minsan po may mga paghihirap at sa iba pong mga dako, yung iba pong mga mananampalataya ay pinipwersa. Kung saan, kung hindi nila iiwan yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus, sila po ay papatayin, pupugutan ng ulo. Pero marami pong mananampalataya na tiling tapat sa Panginoon. Dahil nga sa kanilang pananalig na walang lugi sa isang taong nanalig kay Kristo, mamatay man o mabuhay, tagumpay ang buhay ng isang mananampalataya sa Panginoon. Katulad ng mga bansa ng Iran, Iraq, Iran, at iba po mga Muslim nation, yung Saudi, ano po, ang hirap. Okay, yung mga komunistang bansa, ang hirap po. Oho, makukulong ka kapag may Biblia ka at nakita po nila. Paparusahan ka, hahagupitin ka, ang hirap po. Eh sa atin po, tayo po ay magpasalamat kasi malaya po yung Bibliang makakabili ka, makakabasa ka. At yan po ay pagpapala sa atin. Pero alam natin na kung saan, sa kabila ng ganito pong pribileyo, ang marami po ay hindi po nagbabasa. Kaya hindi sila nakakalaya dahil ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa tao. Ano pong katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. Kaya kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Ano po? So, sa atin pong pananalig at pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi maiwasan na may mga persecution. Hindi maiwasan na may mga pag-uusig sa ating pong pananampalataya. Nakakalungkot na rin isipin na yung bansang Pilipinas o ang mga Pilipino ay napakareliyoso na mga tao. Pero makita natin sa ating kapanahunan, reliyoso nga tayo, ngunit walang takot ng tao sa paggawa ng kasalanan. Ano bang klaseng reliyon yan? Ano po? Ano pong klase ng pagiging reliyoso na kinukunik nila sa Panginoon? Pero hindi naman umaalis doon sa paggawa ng kasalanan. Kaya yan po ay kabalintunaan. Ano po?
Yan po ay pakitang tao lamang. Ano po, yung pagiging Kristiyano ay sanguso lang, sa bibig lang. Pero wala sa puso, kaya hindi nababago ang buhay. Gayon pa rin naman ang makikita natin sa maraming tao. Kaya kapag tayo po ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos, dahil sa salita na tinanggap natin, meron kang makikita sa na pagbabago sa buhay mo, kaibigan, kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Yan ang kapahayagan ng kaligtasang tinanggap natin kapag nabago ang buhay natin dahil po sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya yan po ang mensahe ng Biblia. Ano po? Okay. Kailangan natin po ang salita ng Diyos para maging matatag tayo sa mga panahong ito na ating kinalalagyan. Ano mang darating pa ng mga pagsubok sa buhay, ano po, ay matatag tayo kapag po nakaangkla tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos na hindi matatawaran na kahit ang langit at lupa ay mawawala, ngunit mananatili ang salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay hindi lang dapat tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagagawa din nito. Amen po ba? Gawin natin sa tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu, makakayanan natin. Dahil ang Diyos naman, nagbigay ng kanyang salita, ay alam na ang ating kapasidad. Pero kapag tayo po ay nagpapakumbaba at nagsasabi sa ating Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magbago ng buhay ko kung hindi mo ako tutulungan. At doon po, lamang ang Panginoong Diyos tutulong sa atin. Ano po? Kahit po sa isang pusong nagpapakumbaba at kumikilala na kanya pong limitasyon bilang tao. At kailangan ng Diyos na kumilos sa buhay mo at sa buhay ko para tunay nga na magkaroon ng pagbabago ang buhay mo at buhay ko para lamang sa kanyang kapurihan at para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kaibigan, kapatid, bago ka na nakikinig sa pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos, kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Isus, gusto mo magbago, pero hindi mo kayang magbago sa sarili mong sikap. Ano po? Kailangan mo ang Panginoong Isus. Kailangan mo ang Santong Espiritu para mabago ang buhay natin. Of course, gusto natin na maging maayos ang buhay natin. Ano po? Maging matagumpay ang buhay natin. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi natin kaya, hindi mo kaya, kundi kaya ng Diyos na tulungan tayo para po ang buhay mo at buhay ko ay maging pagpapala sa ibang tao upang sila din ay makakilala sa Panginoon. Kaya ngayon po, yan po ang atin pong binigyan ng pansin dahil nga yan po ay mahalaga, ang salita ng Diyos, at huwag nating alisin na tayo po ay may bahagi sa pag-uusig. Ano po, inuusig tayo kung ang leader natin, yung ating master, ano po, ay inusig ang ating Panginoong Hesus, bagkos wala nga siyang kasalanan eh. Minsan tayo po inuusig kasi nagkasala tayo, nagkamali tayo. Pero ang Panginoong Hesus inusig kahit wala siyang kasalanan. Kaya hindi tayo mataas sa Kanya. Kung ano nangyari sa Kanya, darating din sa atin. Ano po? Kaya pagka hindi natin tinanggap ang katotohanan ng yan, ma-frustrate tayo. Bakit ganito pala ang Kristiyano? Ano po? Okay, meron pala pag-uusig. Akala ko puro saya lang. Hindi po. Balance po ang buhay pananampalataya. Kaya kailangan mo, kaibigan, kapatid, ang Panginoong Hesus sa buhay mo. At sa pagkakataong ito, nais mong isuko ang buhay mo kay Kristo Hesus bilang iyong Panginoon at bilang iyong tagapagligtas. Ako po ay manalangin sa gabi pong ito. Hindi aksidente, kapatid, kaibigan, na nakikinig ka sa programa pong ito ng Alpha and Omega Radio Online. Dahil mahal ka ng Diyos. Nais kanya makasama sa kanyang kaharian, kaluwalhatian. Kaya ako po ay manalangin at kapag taos sa puso ang ating panalangin, nakikita at alam ng Diyos na nais mo na siya po ay parangalan sa buhay mo bilang maging isang tagasunod din naman ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako po ay manalangin at sumunod ka sa akin sa panalangin bilang ikaw po ang nakikipag-usap sa atin pong Panginoong Hesukristo. Okay? Sige po. Ito
Ang Alpha and Omega Radio Online naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos. Alpha and Omega Radio Online kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God, and woman of God. Alpha and Omega Radio Online. To know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag, ako noonso. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Alpha and Omega Radio Online.